Hello, welcome back. So ngayon, papakita ko naman, share ko sa inyo yung slides template of interactive games na na-download ko mula sa Google. At papakita ko sa inyo kung paano siya na-edit para ma-share nyo rin sa inyong mga Google Classroom. So, once na na-download nyo yung template or na-open nyo yung template, just click File and then make a copy and then just click entire presentation, then you can just change the name, ayan, and then okay, hindi ko na pinalitan, ayan. And then ayan, pag nandito na kayo, you can easily edit the template. So pwede nyo na tong i-edit, and then eto, huwag yun ang i-edit kasi isa lang naman yung instruction dito, which is to move the magnifying glass over the empty box to reveal the answer. So, ayan, kukunin ng bata, tas para ma-reveal yung answer. Siyempre, hindi to yung answer sa instructions. Ayan. So, now, let's start with the first question. Ayan. The background is, na-edit din, you can change it into a color that you want. Ayan. Tapos, una, syempre, i-edit nyo is the question. Gawa kayo ng sarili yung question. And then, of course, next is the answer. Okay, just, paano i-edit ang answer? Ayan, just move the, just type it here, the answer. Ayan. And then, move nyo. Ayan, makikita yung answer. Sorry, this one is copy-paste lang siya sa una. So, i-delete natin kasi hindi siya nag-reveal ng answer. Ito yung totoong una. Okay, I forgot. Nakalimutan kong ibalik sa totoo. Ayan. So, ay. So, paano nyo yan ma-edit? Okay, yung tanong, click nyo and then edit nyo na. Delete. Tapos, type the question that you want. And then, yung answer naman, itapat nyo yung magnifying glass para ma-edit nyo yung sagot. Ayan. So, lagyan natin ngayon. Solid natin sa magnifying glass. Lagyan natin ng tanong. What is 5? Kunwari, what is 5 times 2? Ayan. Tapos, para ma-edit natin yung sagot, move natin, ang sagot ay 10. Then, ibalik natin yung magnifying glass. So, ganyan yung itsura niya sa bata, wala yung sagot. Now, pag minove nila yung magnifying glass, yan, charan! Marireveal yung totoong sagot. Like nyo ba guys? Kapag nagustuhan nyo, click nyo naman yung like button dyan. And next na tayo. Yan, did you know? Then, move nila yung magnifying glass that, hindi ko na ito dinugtungan, kayo na magdugtong. Okay, simply move the magnifying glass and then highlight nyo to para ma-edit nyo what is the sense organ for smelling. Halimbawa yan. And then, para ma-edit nyo yung answer, move the magnifying glass. Okay, and then start editing this one. Nose. Diba? Smelling nose. And then, ibalik nyo yung magnifying glass. Pag bata yung maglalaro, syempre, pag minog nila, charan! Okay, so yun. This is the first interactive game that I've learned doon sa webinar ng na-attendan ko, na pinakita ko, and then na-download ko yung template. That's why I'm sharing this also here in my vlog. Para kumalat siya. Kasi sharing is caring sa panahon ng new normal. So, tapusin nyo lang yung pag-edit. Pag natapos nyo, share nyo na sa inyong Google Classroom. Copy nyo yung link. Pag na-copy nyo yung link, then post it to your Google Classroom. So, hindi, ayan. So, next na tayo is pair up. Hindi ko na pinakita yung sa Google Classroom
Kasi naman guys, marunong naman na kayo nun, di ba? Ayan. So, this is the original copy. Dinelete ko yung minake copy ko. Next na tayo is the, eto na copy ko na, naka-copy na ako. Pero pag kayo, punta ulit kayo sa file, same process, punta kayo sa file, then make a copy. Then, eto na siya. So, pwede na lang yung e-edit. So, this one, what is guess what? Naman. Ang guess what is, halimbawa, lalagay nyo dito na, gaganyan nyo muna siya. Kailangan mabaliktad nyo muna ito para ma-edit nyo. Ayan. So, this one is a template. Ayan. Balikta rin natin para simply edit na lang. Ayan. Examples of, ano ba? O proper noun. Halimbawa, yung gusto nyo hanapin. So, balikta rin na ninyo. Ayan. Using na lang. So, dahil examples of proper noun ang hinahanap nyo, i-edit nyo itong mga ito. Edit nyo siya na maglagay kayo dito ng dahil proper noun, kunwari, church. So, ayan. Tapusin nyo lang, guys. Lagay kayo dyan. Church. Sorry. And medyo mahirap mag-edit, di ba? Tapos balik rin nyo ulit. And then, edit nyo naman ito hanggang sa matapos ninyo yung pag-e-edit. Ayan. So, paano siya laruin? Ayan. Monopoly, actually, pwede na yan sa proper noun, di ba? Monopoly. And then, ayan, tapusin lang. Then, Coke. Ay, Coca. Bakit nag-iwanan? Coca. Cola. Ayan. So, Coca-Cola. Ayan. So, tapusin nyo. Hindi ko natatapusin para lang din sa ano. And then, paano siya lalaroin? Sorry natin to, ha? Ayan. Kasi, ginalaw ko to kanina bago ako mag-start ng vlog. Sorry natin. Sorry natin. Ayan. So, the instruction is, gawa kayo ng isang slide dito na nagsasabi ng instruction ng games or pwede sa Google Classroom nyo na i-type yung instruction ng games. Ayan. Examples of proper noun. So, lahat na makikita nilang proper noun, ilalagay lang nila dito. Ayan. Ayan. Lalagay lang nila. Para interactive games lang, para masaya. Ayan. Para mas feel kasi nila na nag-game sila kapag gumagamit sila ng mouse. Ayan. Kaya naisipan itong mga interactive games. So, lahat ng nandito na sa tingin nila ay proper noun, ilalagay nila dito. Okay? And then, using the Google Classroom, ita-turn in nila or isasubmit nila. So, pag sinubmit nila, i-open mo. Ganito yung itsura. Ayan. Pwede ka nang mag-comment sa ginawa nila. So, yan. So, kaya siya tinawag na interactive kasi nga magpipindot-pindot sila. So, that's the second game. Next game naman is this one. Okay, Google Slides. Actually, ginawa ko lang ito. Ito, hindi ko na siya dinownload, guys. Ginawa ko na siya. Sariling gawa. Ayan. Google Slides is good for mga ganito, mga drop and drag games. Ayan. So, may table akong ginawa, solid, liquid, and gas. Tapos, lalagay nila dyan yung solid, and then liquid, halimbawa, and then, ayan. Maganda to pang motivation. Hindi lang siya purus assignment, itong mga template na ito. Pwede rin siyang pang motivation or sa explore part ng lesson. Ayan. So, dagdagan nyo na lang yung picture. Tatlo lang yung ginawa ko kasi for the sake lang ng YouTube tutorial. Ayan. So, paano ko nilagay yung mga pictures? Click insert, image. Kung meron na kayong nasa computer nyo,
click nyo lang ito. Pero kung wala, search from the web kayo. And then, search kayo table. Kasi table is a solid. So, pag may nagustuhan na kayo, insert nyo lang. And then, just wait na lumabas siya dito. Then, resize nyo lang. Ayan. So, dagdagan nyo na lang yung pictures. Pwede kayong i-duplicate ito. Ayan. Para more slides pa. Pwede nyo siyang i-duplicate. Ang tawag dito is drop and drag game. Ayan. So, padamihan nyo na lang yung picture. Pa, sa second slide, palitan nyo na lang yung picture. Format option. Format option. Tapos, search kayo dyan ng gusto nyong ipalit dito. And then, share nyo na sa inyong save nyo muna. Tapos, kasi hindi ko pa copy link. Then, post the link in your Google Classroom para masagutan nila. Okay, next na tayong interactive game. Meron pa ba? Ayan. Balik tayo dito. Kasi nasave ko na yung mga game ito sa aking slides. Para kapag nag-online class na ako, ready na yung mga games ko. Ayan. This one is the Jeopardy game. Ayan. So, ulit lang, you can edit na this one. Nakopy ko na siya, kaya pwede ko nang i-edit. And then, ito yung, andito na rin yung editing directions niya, guys. Ayan. So, hindi ko na to ipapaliwanag. Andito na, basahin nyo na lang kung paano nyo siya ma-edit at kung paano to nilalaro. Actually, ipunan ng points. Ayan o, what is the sense organ for hearing? Click to see the answer. Tapos pipindutin nila. Ayan, pipindutin nila for the next slide. Ears. O, diba? Tapos edit nyo lang lahat itong slides. O, questions ulit. Ayan. And then, reveal the answer para sa next slide. Ayan. So, interactive game siya kasi nga, hindi lang sila nanonood, hindi lang sila nakatulala. Magki-click sila ng mouse nila. So, sa simpleng pag-click ng mouse, na nakakapag-interact na kayo ng student mo. And then, pag natapos nila ito, isasubmit nila sa'yo through Google Classroom, doon sa Google Classroom, then makikita mo na yung mga gawa nila. Okay? Or, pwede mo to gamitin sa review. Yan, maganda to sa review ng klase. Next na template, ay, punta ulit tayo sa Google Slides ko. And let's see kung meron pa akong mga na-save na game na pwede kong i-share sa inyo. I think, eto, ayan, wait lang. Eto pang higher year na siya. Eto. Okay, editing Google Slides. Pagka-download ko kasi, hindi ko pa ito nabubuksan. Try lang natin buksan. Ayan, so, ayan, pwede mo itong ma-edit. So, ang gamit lang nito is, halimbawa, edit, lagay mo dito ang instruction, edit the box with your own motto. Diba sa mga higher year? Ayan. O kaya, write in the box. Ayan. In the box, an example of haiku. Halimbawa, haiku. Pinag-aaralan na ba yun sa English sa taas? Ayan. So, eto na, nandito na yung instructions mo. Ayan, haiku. Or pwede mong i-change itong picture na ito. Magbigay ka ng picture ni Mona Lisa or ganyan. Tapos ang instructions mo naman dito is, ano, write 1 to 3 sentences that you have learned to our lesson about Mona Lisa. So, i-edit nila ito. Ayan.
i-edit, para, tapos i-delete siya ng bata, tapos magta-type siya ng sagot niya, and then ita-turn in niya or isasubmit niya through Google Classroom. So, ito lang yung nagagawa ng Shakespeare Insult Generator na ito. Yun lang. So, pang higher grade siya. So, number one, ito yung pinakagusto ko, magnifying game. And then, ito din, guess what? Kaya lang nakakapagod siya i-edit. Ito, simple, pero the drag and drop. Okay, actually, ito ay drag and drop game. Drag and drop game. So, hindi ako naglagay ng mga instructions. Pag nag-edit kayo, kayo na lang maglagay ng instructions. And then, the Jeopardy game. Tapos, ito pang higher grade na siya, guys. Ayan. Thank you. And sana nagustuhan nyo yung mga template ng games na makakatulong this coming a new normal way of learning, new normal academic year. So, yan. I'm willing to share this one. And comment din kayo kung gusto nyo akong gumawa ng tutorial tungkol sa Google Classroom. Thank you so much.